Nagdeklara ng suporta para sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo si Albay Representative Joey Salceda na kilalang taga-suporta ni Mayor Sara Duterte. Nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, Vicky, Atom, nag-ikot dito sa Batangas si Vice President Lenny Robredo sa hangarin na maulit yung kanyang malaking panalo dito sa probinsya noong 2016. Kahapon, inendorso naman si Robredo sa pagkapangulo ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Di man sila magkapartido, hayagan ng inanunsyo ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagsuporta niya sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Lenny Robredo. Salamat ang kandidato talaga ng totally qualified for the presidency. Walang bahid ng kahit ano. Pangalawa, he has demonstrated their capacity of a genuine compassion for the poor. Number three, she has exhibited throughout her entire public life, including her husband, commitment to good governance. Good governance is good economics, and good economics means better services. Nagpapasalamat po ako ni Congressman Joey for the very big endorsement. Pag-iistoryahan ko siya sa bago na di man po kami nagkaulay. Di kami nagkaulay before the endorsement. Kaya sabi ko si Iya, kaya nabasa ko si endorsement, kaya mukhang kong basahon ulit-ulit. Walang tiwala sa akin. Para siguraduhin ko lang na nahiba ko siyang fake news. Yung laban natin sa 2022, hindi na lang ito linyahan ng mga political parties. Pero talagang ang pagdidesisyon kung ano yung makakabuti sa bansa natin. Sana mag-open siya ng floodgates. Pero hindi si Senador Kiko Pangilinan, kundi ang kaibigan ni Salceda na si Mayor Inday Sara Duterte ang inendorso niyang vice presidential candidate. Una-una, paras ko naman kaibigan. Tapos nasundan ko naman yung track record nila. Tapos paras naman sila very judicious sa paggamit po ng authority, ng scarce government resources. Tsaka they produced outcomes given the limitations of the resources. Ayon kay Salceda, nirerespeto raw ni Senador Pangilinan ang kanyang naging desisyon at mananatili pa rin daw silang magkaibigan. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Pangilinan. Mula Bicol Region, Batangas naman ang binisita ng tropang angat ni Robredo at Pangilinan at nakipagkita sa mga taga-suporta mula sa iba't ibang bayan. Kasama nila ang kanilang senatoriable sa sina Attorney Chel Jocno, Attorney Sunny Matula, guest candidate Senator Richard Gordon at kinatawan ni Senator Laila De Lima sa Lipa bago nakipagkita sa mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan. Si Senator Pangilinan binatikos ang importasyon ng pagkain ng Department of Agriculture. Hindi tama na lagi na lang ini-import at binibigyan ng pinagkakakitaan yung mga magsasaka sa ibang bansa habang ang magsasaka natin naghihirap. Hindi tama yan. Papaguhin natin sa tulong ninyo. Nagipagkita rin si Robredo sa mga opisyal ng Philippine Air Force sa San Fernando Air Base sa Lipa. Vicky, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy ang campaign rally ni Robredo sa mga taga-suporta niya sa District 3 ng Batangas dito sa Tanawan City. At yan ang latest mula nga dito sa Tanawan City sa Batangas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.